Magandang araw sa inyo mga paps. Ang topic natin ngayon ay compatibility ng brake shoe. So ituturo ko sa inyo ngayon kung ano yung mga brake shoe na may magkakaparehas. So nandito tayo ngayon sa shop ko para talakayin yun. Kasi minsan may mga mekaniko na talagang nagko-convert pa sila ng mga tawag dito brake shoe para dun sa mga rear brakes natin, kaya naman dun sa drum brake natin sa unahan, dun sa mga preno. So ngayon gusto ko ituro sa inyo yung compatibility, kung ano ba yung mga sukat na brake shoe para sa mga motor ninyo. Meron ako ditong listahan na mga motor kung ano yung compatible para sa kanila. So pakita ko sa inyo. So mayroon tayo ditong Smash 155 na drum brake. Parehas naman drum brake 'yun eh. Kapag binili mo sa kanilang tindahan na yung motor na Smash 155. Ang kasukat niya na brake shoe ay pang XRM. So itong XRM. So itong brake shoe na pang XRM na panghulihan. So marami siyang katulad or compatible siya sa ibang motor, no? Gaya ng Smash, XRM din yan. So yung XRM na para sa Wave 100 na rear, pwede rin yun. Kasi yun yung ginagamit ko ngayon pang XRM. Ito motor ko, Wave 100R. So nung nagpalit ako ng rear drum brake, nung brake shoe pala ang ginamit ko pang XRM. Hinawa ko ngayon ng brake shoe na para sa XRM. So ito, marami siyang motor na pwedeng paglagyan. Compatible siya sa ibang motor. Katulad ng sa Wind, compatible siya. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yun ang gamit ko. No. Tapos yung sa Smash nga, pwede rin siya. Ang Smash, unahan sa kahulihan na drum brake, pwede siya. Pwede nyong ilagay siya doon. Compatible siya. So, ito pa, yung rear brake ng TMX125 na Alpha ngayon, pwede mo ring ilagay ito. Kasi ito yung nilagay ko doon sa isa kong customer na nagpagawa dito sa akin. Bale, naging basis ko nitong mga brake shoe compatibility na to, yung kaibigan kong mekaniko. Kasi nagsisimula pa lang akong maggawa ngayon ng motor. Kaya hindi ko pa alam yung ibang compatibilities. Kaya nilista ko to. Tapos, isishare ko naman sa inyo. No? So, dito naman sa YTX saka STX, parehas lang din naman yun. YTX 125 na Yamaha, tapos STX na 125. Siya din yung para sa RS100. Front at saka rear yun. Kaya niyang kayang ikabit yun. So, compatible yun. So, yun nga, yung kanina, sinasabi ko, ulit-ulit na ako eh. Wave 100R, compatible yung XRM, yung ganito. So, ito naman yung sa YTX at STX, saka RS100. Yan. So, tapos, meron tayong Rider 1. Rider J115FI, yung bago ngayon, no? Compatible sa kanya dun sa likod niya, kasi maliit yung rear brake niya eh. Compatible sa kanya yung CT100, yung Kawasaki Baja CT100. So sa Barako naman, wala namang compatible na iba kundi yung sa Barako 175 din, front at sa rear. And then yung sa XRM, napakaraming compatibilities para sa ibang motor nito. At yung mga Rusi na wave type, pwede nyong ikabit itong para sa XRM, no? Ito, Honda Beat at saka Supremo, halos pareha sila. TMX Supremo at Honda Beat, halos pareha sila. Ito naman siya, malaki. Kasi ang brake shoe natin para sa Beat, sa rear lang, sa likod, no? Ito, I think sa likod din naman to ng Supremo eh. Kaya compatible silang dalawa para sa Honda. So
may tip din ako sa inyo kapag ka magkakabit kayo ng ganito, kasi may mga possible na mangyayari kapag yung ang kinabit mo ay pangit na klase ng brake shoe. So minsan kumakawala itong mga spring na to. Pasensya na kayo sa hoko ko, ang dami kong ginawa kanina eh. No? Mapatalasas lang. Ito, yan. So kailangan i-ano nyo to ng long nose plies. Itiko nyo ng konti para hindi siya kumawala. Ano? Kung bago ka sa channel ko, hit like, subscribe or share mo yung video ko para sa mga kaalaman tungkol sa motor. No? Mag-upload ako ng 2 hanggang 3 video kada linggo.